to you, Lord Jesus Christ. We always make judgments about other people. Sinasabi ng mga neuroscientists, yung pinag-aaralan nila ng brain, ang brain ginagamitan ng magnetic resonance imaging, ginagamitan ng PET, ang dami pa silang may mga pwede na nilang may charges na mahina lang naman. Titignan nila yung different areas in the brain. Ang nais kong banggitin ngayon sa ating brain, bawat isa sa atin, ay sabi ng mga neuroscientists, meron tayong theory of mind. Ano ibig sabihin ng theory of mind? Simula pa nung sanggol pa tayo, nagkakonek-konek na yung brain para alam natin kung anong iniisip no iba. Mahalaga kasi yan eh, because we are social beings. Sabi ng mga neuroscientists, theory of mind ito. May theory ka kung anong nasa mind nung kasama mo. So mahalaga. Kaya pinapakitaan ng neuroscientist, nakasmile, lahat ng tao sa buong mundo alam masaya yung taong yan. Yan kanilang theory of mind. Simula pa nung sanggol pa sila. Pag mahaba ang uso hanggang lupa, malungkot yan, sasabihin natin. So, kailangan nating i-judge. Yan ang ibig kong sabihin. Na yan, tingin ng tingin na sarilo niya, mahaba na yung humili ko. Yun ang kaniyang body language. Parang ganyan na. Mahalaga yan ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan, patalasin pa natin yung ating theory of mind, so that our judgments will be correct. Na yan, tao na yan. Ganito yan. Kasi, minsan, iiyak, punta akong punerarya, Father, hindi namin alam na ganyan pala si Jennifer, nagbigti. Hindi nila nabasa. Sanggol pa kasi, nakikita na nila yan, ganyan. May mga tao rin na magaling din magtago. Napabasag na pala yung puso. Hindi inalaman ng mga magulang. Nagbigti na kasi walang nag-intervene. So very dangerous. Especially for people very close to you. At mas grabe, wala tayong theory of mind para sa sarili nating mind. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi natin kilala ang ating sarili. Kaya marami nagiging hypocrite. Tatanggalin daw, sabi ng Panginoon, yung maliit na splinter, samantalang may wooden block naman na nakatakip sa kanyang mga mata. Yan pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kasi, sinabi rin naman sa Ebanghelyo eh, then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. To see clearly. Gagamitin mo ang theory of mind mo, tatalasan mo. Pero, unahin mo na basahin yung sarili mo para hindi ka hypocrite. So, very practical ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Hindi tayo sinasabihan na do not judge at all. Sinasabihan tayo, ayusin mo yung judgment mo. At bago ka mag-judge sa iba, tignan mo yung sarili mo. So, kailangan tayong mag-judge. Halimbawa, kaming mga pare, kailangan kaming mag-judge eh. Andyan yung dalawang mag-asawa. Umiiyak na yung babae. Hindi alam ng asawa na nasasaktan niya, hindi alam ng husband na nasasaktan niya yung kanyang asawa. Yung asawa rin, hindi niya alam na nabuburyong na yung
husband dahil walang tigil ng katatalak ng kung ano-ano na lang sinasabi. So hindi tayo marunong bumasa. So sasabihan ng pare, ganito gagawin ninyong dalawa, nagja-judge siya. Yung mga guidance counselors, ganon din yan. Yung mga teachers, ganon din yan. Pag nakita nila, bakit restless yung bata? Papadala sa guidance counselor, yan. Yeah. Eh lalo na yung mga huwes sa korte, kailan mag-judge sila. Pero, hindi niya titignan lang yung dalawa, tapos ikaw may kasalanan. Eh, may mga abogado yan, may mga testigo yan, pag-aaralan yung batas, bago siya mag-judge. Okay? So ipanalangin natin ngayon, under the intercession of Saint Aloysius Gonzaga, na sana magiging matalas yung ating theory of mind. Kailangan natin yan. Kasi social beings tayo eh. Kailangan smooth interpersonal relationship. Pag hindi magaling matalas yung theory of mind mo, you could not relate well with others. Nababasag na yung puso, gino-joke mo pa. Tapos sisinghalan ka, aawayin mo na. Hindi maganda para sa ating social nature na hindi ka marunong bumasa doon sa mukha ng iba, yung body language ng iba, yung kanilang mga attitudes. Kailangan basahin natin ng ayos. Panalangin natin sa Panginoon. Lalo na mabasa natin ng ayos, yung mga mahal natin sa buhay, yung kasama na natin simula nung pinanganak tayo o pinanganak sila, nasanay na tayo, hindi nagiging matalas na ang ating theory of mind. Let us do that intentionally. Meron kasi ngayon, mas nagtatago na yung mga bata eh. Ibahang pangalan, Jiprox, kung anong nilalagay na lang dyan. Tapos doon nagrarant. E minsan umaalis na yung mga bata sa Facebook dahil yung mga nanay nila andyan na raw eh. So pumupunta ng Instagram yan, Twitter yan, TikTok yan. Hindi mo na masundan yung mga bata. Eh minsan mali ang theory of mind mo dahil okay lang naman siya doon, nakadukwang lagi na ganoon, kung ano na palang pinanonood o kung ano na palang pinagrarant doon sa kaniyang Twitter, TikTok, tsaka Instagram account. So kailangan para yung splinter in the heart of your loved ones, mabasa ninyo ang tunay niyang damdamin, tatanggalin nyo. Sinasabi ng Panginoon. Pero bago nyo tanggalin, siguruhin ninyo muna na wala kang nakatakip sa na tabla sa mata mo. Tabla ang ginagamit ng Panginoon eh. So mahalaga sa ating spirituality din ang magandang pakikitungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yan ang ating ipanalangin sa misang ito.